Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon muli sa pinagkaloob niya sa ating panahon upang mag-aral ng kanyang salita, makinig ng kanyang salita. At ngayon po ay biniyayaan tayong muli ng Panginoon na ipagpatuloy ang pag-aaral sa mula sa text ng Psalm chapter 119. Chapter 119. At ito na po ang panghuli sa series natin dito sa portion na ito, sa section ng letter D ng Hebrew alphabet. Ang letter D or Daleth. Samahan niyo po kung muli sa pagbasa. Basahin po muna natin muli mula sa verse 25. Psalm 119, verse 25 hanggang verse 32. Sundan nyo na lamang po ako ng tahimik. Dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Naipahayag ko ang aking mga lakad, sinagot mo ako. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng mga panuntunan mo at aking bubulay-bulayin ang kahangahangang mga gawa mo. Ang kaluluwa ko'y natutunaw dahil sa kalungkutan. Palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Ilayo mo sa akin ang mga maling daan at malugod na ituro mo sa akin ang iyong kautusan. Ang daan ng katapatan ay pinili ko. Ang mga tuntunin mo'y inilagay ko sa harapan ko. Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo o Panginoon. Sa kahihiyan ay ilayo mo ako. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. Ito po ang mga salita ng Panginoon na ating binasa. At maaalala po natin na ang letter D o sa portion na ito ay in-emphasize po natin yung letter D, at upang hindi natin makalimutan, maunawaan po natin na sa Hebrew nag-start talaga siya sa letter D. And by the grace of God, marami po tayong English words na nagsisimula sa letter D. In fact, sa Tagalog Bible natin, letter D din yung simula. Diba? Dumidikit. Ang sabi, dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Ngayon, ang last word na ating bibigyan ng pansin ay yung word na determination. Determination. Ano ba sa Tagalog yung determination? Matibay na pagpapasya. Wala kasing direktang salita na akma po dito. Kaya ito yung pinakamalapit. Kinonsulta po natin si Google at yan po yung lumabas. Matibay na pagpapasya. According to Mr. Matthew Henry, sabi niya sa English, that those who will make anything to purpose of their religion must first make it their serious and deliberate choice. Deliberate choice. Sa lahat daw ng mga tao na gustong mapakinabangan, gustong tunay na umakma ang kanilang relihiyon, ay kailangan nilang unang piliin ito. Napag-aralan po natin yan last month, sa verse 30. And sabi ni Matthew Henry, the choosing Christian is likely to be the steady Christian. That while those that are Christians by chance, talk about if the wind turns. So yung Christian na pumipili, ang sabi niya ay isang steady Christian, hindi po matitinag. Ngunit yung sabi niya, Christians by chance. Hindi naman po tayo naniniwala na naging Kristiyano lang tayo by chance. Maliba na lamang kung sumunod po tayo sa isang religious, superstitious process. Like, nung unang panahon, ano ba yon? Pinanganak na ako dito, namulat ako, Christian na pala ako. Yan po yun. O kaya, sumunod ka sa isang superstitious repeating after a prayer, sumunod ka sa panalangin to. Christian ka na. Pero maliban sa bagay na yan, o labas po sa bagay na yan, ang pagiging Kristiyano ay involved din po. Involved po dito ang ating will. Involved po dito ang ating kalooban. Naging Kristiyano tayo, hindi parang isang robot na wala tayong magawa. Ayoko. Pero naging Kristiyano tayo, hindi po.
ito po'y naganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Soberanong pagkilos ng Diyos, wala tayong kakayahan, tayo ay patay sa kasalanan, ngunit dahil sa biyaya niya, tayo ay nabuhay na muli sa isang bagong buhay sa Panginoon. Ngayon po, bago tayo pumalawot sa ating pag-aaral, ay meron lamang po tayong dalawang bahagi. Kasi dalawang verse na lamang po ito, 31 and 32. So ang unang bahagi po ay pag-aaralan natin ang determination to abide. Or the Christian is determined to abide in the testimonies of God. Testimonies or promises of God. At pangalawa, determined to run the course of faith. Ito po ang ating mga pag-aaralan sa araw na ito sa bahagi, sa last part ng letter D. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos, inihiling po namin ang inyong pagtulong, pagsama sa amin sa oras na ito sa pag-aaral, sa pakikinig ng inyong salita. Help us, Lord. Please help us, Lord. As we ask and pray in Jesus' name, amen. Number one, determined to abide in the testimonies or promises of God. Sa ESV, ang sabi sa verse 31, I cling to your testimonies, O Lord. Let me not be put to shame. I cling to your testimonies. Pwede itong maihalim tulad sa statement na, I have obeyed your word. Kumapit ako sa iyong mga salita, kumapit ako sa iyong mga patotoo, pinanghawakan ko ito, and pwedeng similarly, although there is a notable difference, I have obeyed your word. Sapagkat sa Biblia, wala pong isang Christian na word for word ay makakapag-claim na Panginoon, sinunod ko, ginanap ko ang inyong salita. Wala po eh. Maliban na lamang sa isang tao na ang pangalan ay Saul, nakakalungkot sapagkat hindi po siya mananampalataya. Pero sinabi niya, I have obeyed your word. Ang lakas ng loob niya, sinabi niya, I have obeyed your word. Nung kausap niya si Prophet Samuel. Pero binalikan siya ni Samuel. Sabi ni Samuel, ano itong naririnig ko? Na may mga umuunga na baka, humuhuni ng mga kambing at tupa. Di ba inutos ng Panginoon? Nalipulin sila? Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? So long story short, si Saul po ay napahiya. Napahiya. To the point na hinila niya yung damit ni Samuel, sabi niya, please, wag mo kong talikuran para naman hindi ako mapahiya sa bansang Israel. You see? So nakita niya yung kahihiyan niya. At dahil sa kasaysayan nito ng Israel, probably David wrote this, and David realized na yung nangyari na yon ay katotohanan na nangyayari sa mga tao. So hindi niya ginamit yung I have obeyed your words. Sinabi niya dito, I have, sa King James Version po ang sabi, I have stuck unto thy testimonies. So akma pa rin yung sa Tagalog, ako'y kumapit sa iyong mga patotoo, O Panginoon. Ang sinabi ni David na to ay isang uri ng confession. Hindi ito isang parang nagmamalaki siya na or yung sinasabi ng ibang tao na malakas kasi ako sa Lord eh, kumakapit talaga ako. Malakas ang pananampalataya ko, ang malakas ang pagkapit ko sa Panginoon. Hindi po ganun ang tema nito. Hindi po ganun ang ibig sabihin ni David dito. He was just confessing what is true in his heart. Kung ano yung totoo sa kanyang puso, yun lamang ang sinasabi niya. Walang dagdag, walang bawas. Sinabi niya sa verse 31, ako'y kumapit sa iyong mga patotoo. So dito nakikita natin ang pagkapit or clinging o pananatili niya sa patotoo ng Diyos. Napag-aralan na po natin yung ibig sabihin ng patotoo. Isa sa mga kahulugan nito ay promises of God, testimonies of God. Knowing that God said something, God has done something, na nagbibigay ng patotoo, na ang kanyang mga pangako ay totoo at kanyang gaganapin. And so, no true man of God will ever say, I have obeyed your word.
except of course the Lord Jesus Christ. Sa John chapter 17, sinabi niya, ginanap ko, Ama, ang inyong kalooban, ang inyong ipinapagawa. Pero that's completely another sermon. So we're gonna focus about this clinging. Ano ba itong clinging sa English or yung kumakapit? Puntahan po natin sa New Testament. Basahin po natin sa New Testament ang isang pinakamalinaw na pagtuturo patungkol sa pagkapit o pananatili. Sa John chapter 15, verse 4 to 10, ay directly from the word of our Lord Jesus Christ Himself. Babasahin ko po mula verse John chapter 15, mula verse 4 hanggang sa 10. Ang sabi niya, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buwat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y mananatili at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So itong usapin ng pananatili or pagkapit sa Diyos, pagkapit sa patotoo ng Panginoon, ay magkakaugnay-ugnay po ito. Kumakapit tayo sa patotoo ng Diyos, kumakapit tayo sa salita ng Diyos, and, true enough, kumakapit tayo sa persona ng Panginoon. Di po ba? Kagaya ng binasa natin dito sa John chapter 15, na kung saan sinabi ni Jesus Christ, kung tunay na nananatili kayo sa akin, dapat nananatili din sa inyo ang aking salita. So exact same word na sinabi dito sa verse 31 ng Psalm 119. And we will notice sa verse 31b, anong sinabi agad dito? This was quickly followed by a prayer for deliverance from shame. Mapapansin po natin, sinabi agad ni David or ng author ng Psalm, sabi niya, sa kahihiyan ay ilayo mo ako. Bakit kaya? Bakit kaya bigla niyang sinabi ito? After niyang sabihin or after niyang i-confess, no? Kagaya ng nasabi natin kanina, yung historical background. Si King Saul, matapos niyang sabihin, I have obeyed your word. Hindi nagtagal, napahiya siya. Di ba? Bumagsak agad siya sa kahihiyan. That's why, yung author nito, si merong fear. Meron siyang takot. Ngayon, yung statement na, let me not be put to shame, no? Ang sabi doon, sa English at saka sa Tagalog, sa kahihiyan ay ilayo mo ko. Sa English kasi, sa ibang translation, ang sabi, wag mo akong ilagay sa kahihiyan. Na para bang ang Diyos ang maglalagay sa iyo sa kahihiyan. But yes, that's true. God is the one who will bring a man, a person to shame. But that does not mean that God arbitrarily put people or even more His people to shame. Hindi basta-basta or walang basihan na ilalagay ng Diyos ang kanyang mga tao, ang mga tao sa kahihiyan. Ngunit ito'y dahil sa katotohanan na ang lahat ay nagkasala. Ito po ay pinag-aralan natin sa Book of Romans. And Romans chapter 3, for all have sinned and fall short of the glory of God. At even sa mga tao na tunay na born again, tunay na converted,
ay meron pa ring sense or meron pa ring damdamin na tayo ay nahihiya at tila baga hindi nawawala sa atin ito. And even the sense of the danger of falling into shameful condition, kahit po tayo yung mga mananampalataya. And so, sabi ni, according to Matthew Henry, sabi niya, that those who stick to the word of God may in faith expect and pray for acceptance with God. For David means this when he begs, Lord, put me not to shame, that is, never leave me to do that by which I shall shame myself, and do thou not reject my services which will put me to the greatest confusion. So merong sense of danger si David, meron siyang sense of history na ang tao ay nahuhulog sa kahihiyan dahil saan? Dahil sa kasalanan. At dahil sa resulta ng kanilang mga ginawa sa buhay, inaani nila ang kanilang mga ginawa. Ang sabi sa Galatians 6 verse 7, sabi sa English, do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. Kung ano ang inihasik daw ng tao, siya niyang aanhin. Tingnan din natin sa verse 8. Galatians 6 verse 8, yung karugtong na verse. Ang sabi dito, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. The opposite of shame is eternal life. So shame is the consequence of sin. Merong dalawang uri ng kahihiyan. Una ay ang temporal shame. Temporal shame, pansamantalang kahihiyan. And even David was not exempted from this. Even us Christians can also experience this. Pangalawa ay yung eternal shame. Eternal shame. Puntahan po natin saglit sa Daniel chapter 12. Ang sabi sa Daniel chapter 12, verse 2, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ito'y tumutukoy po sa judgment day kung saan mayroong resurrection at lahat ng tao ay bubuhayin muli ngunit hindi lahat sila ay sa kaligtasan. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. So yung ikalawang kahihiyan, ito yung eternal shame. Now sa Psalms chapter 22 verse 4 to 5, sinabi doon sa ESV, in you our fathers trusted. They trusted and you delivered them. To you they cried and were rescued. In you they trusted and were not put to shame. So sa Psalm chapter 22, sinabi na ang kanilang mga ninuno ay nagtiwala sa Panginoon, sila'y tumawag sa Panginoon, at sila'y iniligtas ng Panginoon, at sila'y hindi napahiya. Ganun din ang, dun sa isang translation ng Tagalog Bible, sinabi doon, hindi na nga pahiya. Now, tayo po ay nabubuhay na sa New Testament, New Covenant. Ano ang guarantee na meron tayo? Ano ang pwede nating panghawakan na hindi tayo babagsak sa pagkakapahiya? Lalo na itong eternal shame na sinasabi sa Daniel chapter 12. Tingnan po natin ang Hebrews 12 verse 2. Buksan po natin ang Hebrews 12 verse 2. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang iniligay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan
at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus. At doon sa krus ay kanyang tinanggap ang kahihiyan. Nang siya ay ibitin sa krus at dumanak ang kanyang banal na dugo sa krus, tinanggap niya ang kahihiyan na dapat ay para sa kanyang mga tao. Pinasan niya ang kanilang mga kasalanan at ang kanyang dugo na tumaga sa krus ang siyang naglinis sa lahat nilang kasalanan, lahat nilang pagsuway at kahihiyan. So wala na pong ibang paraan upang tayo'y makatakas sa kahihiyan, kundi tayo ay lumapit, magtiwala sa Panginoong Hesukristo. Sinalo na niya, inako na niya ang kahihiyan ng kanyang mga tao. Wala nang iba na pwede nating pagtiwalaan. Wala nang iba na pwede nating gawin upang tayo'y makatakas sa kahihiyan na ito. And so that the psalmist said, sabi niya, sa kahihiyan ay ilayo mo ako. Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo, O Panginoon. The cross is the greatest testimony of God. Di ba sinasabi sa Old Testament, yung Ark of the Covenant ay tinatawag na Ark of the Testimony. Ito ay kaban ng patotoo ng Diyos, ang sabi sa Exodus. Pero wala nang mas titindi pa na patotoo sa atin na nabubuhay ngayon sa huling araw. Hindi yung Ark of the Covenant, hindi yun, kundi ang krus na kung saan ang Panginoon ng kaluwalhatian ay ipinako. Doon dumanak ang kanyang dugo para sa kanyang mga tao. Ito ang pinakamatibay na patotoo ng Diyos. Diba sabi sa Book of Romans chapter 3, verse 25, whom God set forth as a propitiation for our sin. God displayed publicly, ang sabi sa Romans chapter 3. Ito yung patotoo ng Diyos na unang-una, siya ay banal, na siya ay namupuot sa kasalanan, at dahil dito, kailangang parusahan at ganapin at isagawa ang pagsatisfy sa katwiran ng Diyos, sa katarungan ng Diyos. At at the same time, doon sa krus, naganap din bilang patotoo ng Diyos na merong kapatawaran, may kaligtasan mula sa kahihiyan, at ang halaga nito ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong sa atin ay ito, meron bang ebidensya sa buhay mo na ikaw ay kumakapit sa Diyos? May ebidensya ba sa buhay mo na kumakapit ka sa salita ng Diyos? O kumakapit ka sa mga pangako o patotoo ng Diyos? Na kapag dumating yung problema sa buhay natin, ang unang-unang nating ginagawa ay lumalapit sa Diyos. Tinatawag ang pangalan ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 31, O Panginoon, sa kahihiyan ay ilayo mo ako. May ebidensya ba na tayo ay unang-unang tumatawag sa Diyos? Tandaan natin ang sabi sa Biblia, they that call upon the Lord will be saved. Wala na po tayong ibang pwedeng tawagin o tawagan, kundi ang Panginoon lamang. Nararamdaman mo ba ang panganib ng kahihiyan na pwede o babagsak sa iyo? Meron ka ba nitong sense of danger, of shame? At ito ay isang babala po sa atin upang bantayan natin ang ating buhay, ang ating lifestyle. We must beware of our actions because what you keep on doing describes the style of your life. Ano ba yung lifestyle mo? Ano ba yung patuloy na ginagawa mo? Bantayan mo. Nararamdaman mo ba ang kahihiyan? Meron ka bang sense of impending danger and shame? And the Bible says, unless you repent, sabi ng Panginoon, malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat. Mapapahiya din kayong lahat.
In other words, because be sure, unless you repent, your sin will find you out. Ngayon, sa second part naman ng ating pag-aaral, matapos nating pag-aralan yung verse 31 ng pagtawag sa Panginoon, pagpapahayag ng ating damdamin sa Panginoon, at pananalangin na ilayo tayo ng Panginoon sa kahihiyan. Ano naman ang sinabi ng psalmist sa verse 32? Ang sabi niya dito, ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo. Doon sa chapter 119, verse 1 and 3, ang sabi doon, mapalad sila na lumalakad. Lumalakad, okay? Dito sa verse 32, ang sabi niya naman dito, ako'y tatakbo. Okay? So may konting kaibahan, pero halos pareho lang. Lumalakad sa daan ng Panginoon, ang sabi naman niya dito, ako'y tatakbo sa daan ng Panginoon, sa daan ng mga utos ng Panginoon. May kaibahan yung lakad at takbo. Yung lakad, relax lang. Yung takbo, talagang mayroong salita dyan sa Tagalog eh. May isa pang salita yung kumaripas, di ba? And naalala ko kahapon, the Lord allowed us to travel and to visit yung Oval sa Imus, and na-enjoy ng mga bata pagpunta namin doon, at excited sila, tumakbo sila ng tumakbo. And I tried to run also, tumakbo rin ako. Sinubukan ko mag-jogging, at hindi naman po ako sanay mag-jogging, at hindi naman po ako athlete. And then, sinubukan ko tumakbo sa simula, wala pa nga one-third ng Oval, parang humihingal na ako. Humihingal na po ako. At kailangan ko nang maglakad. Lakad naman. So, lakad-takbo ang ginawa ko. Lakad-takbo. Now, it could be true in our life as Christians. Di ba? Sometimes we walk. Naglalakad lang tayo. Pero mayroong time na mayroong tayong sigasig. Mayroong intensity. Di ba? At ngayon po ay patuloy nating minemensahe dito sa ating pulpito at pinapanalangin na ma-intensify ang ating zeal, ang ating evangelistic zeal, ang ating pananalangin, ma-intensify na inilalarawan ng pagtakbo sa daan ng Panginoon. And of course, meron kang destination kapag ikaw ay tumatakbo, di ba? Determination is also synonymous to perseverance. So, sabi sa London Baptist Confession of Faith, sa chapter 17, perseverance of the faith. So, pag sinabing determination, perseverance, napipicture out na natin, yung tao tumatakbo. Nagpapatuloy hanggang marating niya ang hangganan. Pero sabi nga dun sa lesson kanina, di ba? Perseverance is nothing apart from the state of grace. Walang kahulugan o walang silbi yung determination mo. Speaking of our lives as Christians, kung wala naman tayo sa biyaya. Sabagat mauuwi lamang ang lahat sa wala. Ang lahat ng bagay ay mauuwi sa wala. Ang mundong ito ay corrupted. Ang mundong ito ay nakalaan sa pagkatupok. Mawawala ang lahat. Maliban na lamang kung ang ating perseverance or ang ating matibay na pagpapasya na tumakbo, lumakad sa daan ng Panginoon ay nakapundasyon sa biyaya ng Diyos. At sinasabi dito sa verse 32b, kapag iyong pinalaki ang puso ko. Merong illustration or merong na pag-alaman before na yung mga antelopes or mga deer or gazelle, ito po yung mga hayop na mabibilis tumakbo. Pero kung makikipagsabayan sila sa leon or mga cheetah, ay hindi sila mananalo dahil mas mabilis ang acceleration or yung simulang pagtakbo ng mga wildcats at aabutan sila. Pero kung magpapatuloy sila sa pagtakbo at na mauuwi sa isang malayo ang takbuhan, alam nyo ba kung ano mangyayari?
Gigive up yung lion, gigive up yung cheetah. Hindi nila kayang, hindi nila mahuhuli yung gazelle at yung mga deer. You know why? Because they have larger hearts. Mas malaki ang kanilang puso. Heart to mass ratio yata ang tawag doon. Which means, yung mga lion, mabilis nga sila tumakbo, pero saglit lang. Pag tumakbo na sila na mga 1 mile, or wala pa nga 1 mile eh, pagod na sila. Pero yung mga gazelle, yung mga antelopes, yung mga deer, or some animals like that, or even horse, they can run miles and miles na constant yung speed. At walang makakahabol sa kanila na mababangis na hayop. So ito yung isa sa mga picture na sinasabi dito, kapag pinalaki mo ang puso ko, tandaan natin, hindi natin kayang palakihin yung puso natin, okay? May nagsasabing, di ba, merong sinasabing, yung taong yan, malaki ang puso. No? Parang flattery yun eh. Malaki ang puso nitong taong to. Pero tandaan natin, hindi natin taglay, hindi natin ginawa ang sarili natin na malaki ang puso natin, na kaya nating palakihin ang sarili nating puso. Maliban na lang kung mag-steroids tayo. Steroids. At may mga bodybuilders na namatay dyan dahil talagang nag-enlarge yung kanilang heart abnormally. Pero spiritually speaking, yung paglaki ng puso, hindi po ito yung physical heart. Ano po? Ito po yung ating isipan. Ito po yung ating understanding. Ano po? Yung pang-unawa. Kalimutan po natin yung heart. And by the way, naalala ko lang, bakit sa mga fitness guru dyan or mga medical people, di ba, pag sinabing cardio, anong ibig sabihin ng cardio? Alam na ng lahat yan, si Brother Jeff, tsaka yung mga nag-physical fitness. Pag sinabing cardio, ano yun? Di ba, takbo? Cardio comes from the Greek word, cardia, which means heart. So, konektado itong pagtakbo sa ating puso. But gusto ko ang focus natin ay i-connect natin yung sinasabi ng psalmist dito na, if you enlarge my heart, sabi niya. Hindi yung physical heart po ang pinag-usapan natin dito. Sa Biblia, pag sinasabi pong heart, hindi po ito yung blood-pumping muscle tissue na nandito sa ating chest. Hindi po. Ang heart ay nandito. Heart. Nasa ulo po natin. Ang ating kaisipan po, ito po yung tinutukoy sa Biblia na puso natin. And gusto kong basahin natin ang isang sentence, verse, Ephesians 1 verse 15 to 18. Ephesians 1, anong sabi sa Ephesians chapter 1? May sinasabi kasi ditong heart eh. Sayang nga lang po, no? Kasi dito sa ating Black Bibles, hindi po nirender as heart. Pero sa doon sa naunang version ng Biblia, doon sa ang Biblia na Tagalog, sinabi po doon ng malinaw. At saka sa ESV. Ephesians 1 verse 18. Ephesians 1 verse 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, verse 19, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya, ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Dito sa Ephesians 1, ay sabi ni Paul sa verse 15, nagpe-pray siya na yung mga Ephesians, magkaroon sila ng pangunawa, na lumawak ang kanilang pangunawa. Sa isang translation ng Bible, yung lumang version, or sa ESV, ay sinabi doon, heart. Okay. Sino may ESV? Matagal lang buksan eh. Matagal buksan sa mga gadget na katulad nito. Ephesians 1 verse 18. Okay.
Puso din. Apuso, okay. Ayon. Okay, tama po. Thanks God. Sa English, having the eyes of your heart enlightened. So, sinasabi dito ni Paul na yung mga mata natin o yung mga puso natin ay mayroong mata na maliwanagan. In other words, lumawak ang pananaw ng ating mga mata, ng ating puso upang maunawaan natin ang ano, kung gaano kalawak ang mga pangako ng Diyos, kung gaano kalawak ang salita ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos. And you know what? Kapag nauunawaan natin, meron tayong tamang understanding at meron tayong malawak na pangunawa ang ating puso, hindi na dito, no? Dito. Ang ating puso, hindi ba ito'y magtutulak sa atin sa higit pang kasigasigan? Di ba? Para tayo'y magpatuloy, para tayo'y tumakbo, para tayo'y ma-encourage, upang tayo'y mapalakas. And, ang pagpunta natin sa langit ay hindi pa-relax-relax lang. Tandaan po natin yan. Sana maalaala po natin na ang ating destination, tumatakbo tayo eh, di po ba? Meron tayong destination. Ang ating destination, or sinasabi nga ni Paul na our upward calling, yung pagkatawag sa atin na heavenward calling, ay ito po'y, this entails practice, this entails cost. And it will cost us. Di ba may kasabihan nga yung mga athletes na no pain, no gain. Di ba? And sabi ni Paul sa isang verse, I forgot what verse this, na sabi niya, nagsasanay ang mga mananakbo. Sila'y nagsasanay, umiiwas sila sa mga bagay. Umiiwas sila sa mga bagay na makakapigil sa kanila. Kasabi nga sa Hebrews 12 verse 1, ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, alisin natin yung mga bagay na pumipigil sa atin. Sabi dito, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang na mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Yun daw sin, singular yun eh, the sin that entangles us. Sabi sa Romans chapter 6, di ba? Huwag nyo nang paghariin ang kasalanan sa katawan ninyo na namamatay. Sabi dito, itabi ang lahat ng bawat pabigat. Itabi natin ang mga bawat pabigat upang tayo'y makatakbo ng walang sagabal. Ano man yan na pwedeng sumasagabal sa'yo sa pagtakbo mo sa buhay espiritual. Huwag mo hayaan, huwag mo ipagpalit. Huwag mo ipagpalit ang Christian life, ang church life, sa mga bagay na pwedeng sumagabal dyan, na pwedeng nakakahadlang sa'yo sa patuloy mong paglago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Pwedeng trabaho yan, pwedeng mga ambisyon natin yan sa buhay, na sumasagabal or humahadlang sa atin, mga pabigat sa atin. Pwedeng yan yung ating mga hobbies, mga bagay na kumukonsumo ng ating oras. Sa halip na tayo makapag-aral ng salita ng Diyos, tayo ay nabibigatan sapagkat laging nating sinasabi, busy kasi ako eh. Yan ay pabigat, kapatid. And then sabi dito, at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Ang sabi nga ni J.C. Ryle, ang sabi niya, it does cost something to be a real Christian. According to the standard of the Bible, there are enemies to be overcome, battles to be fought, sacrifices to be made, an Egypt to be forsaken, a wilderness to be passed through, a cross to be carried, a race to be run. Conversion is not putting a man in an armchair and taking him easily to heaven.
Hindi ka daw isasakay sa armchair, tapos bitbitbitin ka na papunta sa langit. Sabi ni J.C. Ryle, hindi. It is the beginning of a mighty conflict in which it costs much to win the victory. Kaya, siguro kantahin ulit natin mamaya yung sinabing, conquering now and still to conquer. We are a conquering people. At kung ikaw ay naging Christian na ngayon, nagsisimula na ang conflict sa buhay mo. At nagsisimula ka ng maglakad. At kapag pinalaki ng Panginoon ang iyong puso, makikita mo sa sarili mo, kung maging Christian ka, makikita mo na tumatakbo ka na pala. Yung dating, eto lang yung nagagawa mo. Marami na. Yung dating, eto lang yung kaya kong gawin. Aba, marami na pala akong improvement sa spiritual life ko. At ang Panginoon ang magbibigay, ang magpapaunawa sa inyan. So, the question for us is, are you running the course of the faith? Tumatakbo ka ba sa takbuhin ng pananampalataya? Di ba ang sabi sa kasulatan? Ang sabi sa Romans 8:18. Light and momentary struggles, difficulties. So, nagpapatuloy ka ba sa iyong pagtakbo na kinakaharap mo ang mga bagay na ito? At tandaan natin, hindi ba ito nag-encourage sa atin? Kung ma-realize natin na magaan lang pala to, at sandali lang to. Sandali lang tong takbo na to. Hindi to matagal. Ang sabi sa Bible, light and momentary. At ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang marating ang lugar na yon kung saan makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Dumako na po tayo sa ating mga conclusion. Ang bansang Amerika po noong 1960s, early 1960s, ay talagang inambisyon nila na manguna sa tinatawag po noong araw na space race. Medyo nauuna na kasi ang Soviet Union noon ang Russia. Ngayon, hindi pa payag ang Amerika kasi meron silang pride, superpower. And so, pinursigi nila na lampasan ang Soviet Union sa kanilang space race. At noong September 12, 1962, si President John F. Kennedy ay nagbigay nitong famous speech na to na nakatulong upang ang Congress ng Amerika at ang mga tao ay ma-encourage at suportahan ang Apollo program. Sabi ni John F. Kennedy, sabi niya, "We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept. One we are unwilling to postpone. One we intend to win, and the others too." Imagine kung merong ganong determination si President JFK at ang mga American people. At nagtagumpay sila, nakarating sila sa buwan, ilang ulit. Determination lamang po yan. Pang tao, pang laman na determination. Pero ang ating goal, hindi po pumunta ng buwan. Ang ating destination ay hindi po moon, kundi presensya ng Diyos. Langit po ang ating destination. And how much more? We have all the necessary encouragement, all the necessary materials para tayo ay magtagumpay sa mission na ito. Para po sa mga mananampalataya, doon sa verse 25, sinasabi doon na dumidikit ang aking kaluluwa sa alabok. Nararamdaman po natin yan bilang mga mananampalataya. Gayunpaman, huwag po natin kalimutan ang verse 31. Ang sabi niya doon, ako'y kumakapit. Cling pa rin kasi sa English yung sinabi, same word lang. Dumidikit or kumakapit ako sa iyong mga salita, Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, abide in me. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ano ba ang kailangan mo, kapatid?
Ano ba ang nagpapahirap sa iyo? Ano ba ang struggles mo na nagpapabigat sa iyo? Idulog mo yan sa Panginoon. Ang sabi niya, if you abide in me, and my word abide in you, sabi ng Panginoong Jesucristo, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon, bibigyan ka niya ng tagumpay. Para sa mga hindi mananampalataya, whether you like it or not, you are on a way, on a race. Isipin mo man, tanggapin mo man o hindi, nasa sa isang kalsada ka na patungo sa isang destination. Madidiscovery mo na lang, oras na lang ang binibilang, malalaman at malalaman mo na meron ka palang pinupuntahan. Na yung kinalalagyan mo ngayon ay hindi isang static na lugar o isang steady na lugar, para kang nakalagay sa isang conveyor belt. Sa isang conveyor belt or sa walkway, lalo na doon sa mga nakapunta na sa mga airport, tatayo ka lang ng ganun, no? Mas meme, nandun ka na. Ganyan po ang ating kalagayan. Akala mo nakasteady ka lang, pero may pinupuntahan ka na pala, hindi mo napapansin. Aminin mo man o hindi, tanggapin mo man o hindi, pero ito ang katotohanan. Siguraduhin mo na ikaw ay nasa daan ng buhay at hindi sa daan ng kapahamakan. Sinasabi ngayon ng Panginoon, halika, tinatawag ka ng Panginoon. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Tatanggihan mo ba ang tawag ng Panginoon, kaibigan? Tumakbo ka na kay Kristo ngayon. Gawin mo na. Huwag mo nang i-postpone. Huwag mo nang patagalin pa. Sapagkat bukas ay maaaring huli na ang lahat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, aming pong tinapos ang lesson sa letter D. Sana nga Panginoon ay tulungan ninyo ang inyong mga tao. Magkaroon kami ng tamang determinasyon, O Panginoon, upang magpatuloy kami tumakbo sa inyong daan at kami ay kakapit sa inyong mga patotoo, sa inyong mga pangako, O Diyos. Salamat, O Diyos. Pinagkatiwala po namin sa inyo ang bunga ng inyong salita sa hapong ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen.